Hi! Welcome sa Twister Anime Recaps. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang anime na pinamagatang, Tomo-chan is a Girl. Nagsimula ang kwento sa isang malas na babae, na nagiging dahilan ng pagseselos ng ibang babae, nang naliligo siya na nagpapakita ng kanyang sapat na katawan, at madalas siyang hinaharas ng mga malibog na lalaki kapag sumasakay ng bus. Tsaka hindi niya sinasadyang na-expose ang katawan niya sa harap ni Junichiro, ang lalaking gusto niya. Ang babae ay pinangalan ng Tomo, at siya ay lubhang nababalisa kamakailan. Hindi nagtagal, pabirong sinampal ni Junichiro ang kanyang kwet. Dahil sa kanyang pagiging boyish, si Tomo ay palaging tinatroto bilang isang lalaki ni Junichiro. Upang maging magkasintahan kasama si Junichiro, sa wakas ay nakakuha si Tomo ng lakas ng loob na ipagtapat ang kanyang pag-ibig, na na-misunderstood ni Junichiro, akala na si Tomo ay nagsasalita tungkol sa pagkakaibigan sa pagitan ng mga lalaki. Pakiramdam ni Tomo ay walang magawa, kaya nagpasya siyang magreklamo sa kanyang matalik na kaibigan na si Masuzu tungkol sa kanyang mga problema. Nakita ni Masuzu ang sapat na katawan ni Tomo nang nagpapalit ng damit, at alam na alam niya na si Tomo ay talagang may pagkababae. Napagpasyahan niya na kung susubukan nilang manligaw, o iba pang paraan, kailangan niyang subukan ang lahat ng paraan upang matulungan si Tomo na makuha ang puso ni Junichiro. Ipinapanukala niya kay Tomo na baguhin ang tono ng kanyang pananalita, at itigil ang pagsigaw na parang bata. Gayunpaman, hindi sanay si Tomo sa ganitong paraan ng pagsasalita, at mukhang napaka-awkward. Hindi lamang ang kanyang tono ay hindi nakakaakit kay Junichiro, ngunit siya ay kinukutsa niya. Galit, hindi mapigilan ni Tomo na suntukin si Junichiro. Si Junichiro ay ganap na walang kamalayan kung bakit nagagalit si Tomo, at sa lalong madaling panahon ay bumalik upang makipagbiruan sa kanya. Dahil dito, lalong nanlumo si Tomo. Kaya muli siyang humingi ng tulong kay Masuzu. Sa pagkakataong ito, pinapayuhan siyang magkaroon ng mas personal na pakikipag-ugnayan kay Junichiro, halimbawa sa pamamagitan ng sabay na pagkain ng lunch. Masyadong nahihiya si Tomo na salubungin si Junichiro ng mag-isa para sa lunch, kaya hiniling niya kay Masuzu na sumama sa kanya. Bagamat lumaki din si Masuzu kasama si Junichiro, mayroon silang talagang kakilakilabot na relasyon, at ang lunch ay nagtatapos sa isang awkward na kapaligiran. Pagkatapos ng paaralan, ang nakakahiyang sitwasyong ito ay nangyayari muli. Parehong nakulong sina Junichiro at Masuzu sa gusali ng paaralan, sa malakas na ulan, at dahil wala si Tomo, walang awang nagsimulang mag-asaran ang dalawa. Noong bata pa sila, si Masuzu ay madalas magturo sa kanya at kay Tomo na maglaro ng mga pranks. Sa tuwing nalalantad ang kalokohan, laging nagtatago si Masuzu at iniiwan si Junichiro, at si Tomo ang laging nasisisi. Itinuturing niyang si Masuzu ang pinakamakasarili na taong nakilala niya. Lumaban si Masuzu sa pamamagitan ng pagsasabi sa katotohanan ni Junichiro na hindi siya makakaalis nang wala si Tomo, sinabi na kapag may boyfriend na si Tomo, iiwan niya si Junichiro. Galit na galit, tinulak siya ni Junichiro sa ulan. Nang malapit nang lumaki ang kanilang alitan, lumitaw si Tomo na may dalang payong. Para mapagpares sina Tomo at Junichiro, sinamantala ni Masuzu ang pagkakataon na sabay silang umuwi. Si Tomo, na hinimok ni Masuzu, ay nahihiya na hawakan nilang dalawa ni Junichiro ang payong. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang distansya mula kay Junichiro, ngunit sinabi ni Junichiro na naaamoy niya ang isang halimuyak mula sa kanya, at papalapit ng papalapit. Kinakabahan si Tomo na namula ang kanyang mukha, at mabilis siyang tumakas sa tabi ni Junichiro. Sa oras na maabutan ni Junichiro si Tomo, basang-basa na siya sa ulan. Ang mga basang damit ay ganap na nagpapakita ng kanyang kaakit-akit na figure. Hindi alam ni Junichiro kung ano ang gagawin sa eksena, at gumawa ng dahilan para tumakas sa takot. Ito ang unang pagkakataon na maramdaman niya ang charm ng pagkababae ni Tomo. Sa katunayan, ang isang tao sa karate club ni Tomo ay nakapansin sa kagandahan ni Tomo nang mas maaga kaysa kay Junichiro, at ang kanyang pangalan ay Kosuke. Dahil si Tomo ay lumaki na nagsasanay ng karate, walang lalaki sa club na maaaring talunin siya. Kinatatakutan ng lahat si Tomo, ngunit gusto ni Kosuke si Tomo at nakita niyang kaakit-akit ang bawat galaw niya sa labanan. Madalas siyang nakakahanap ng mga pagkakataon upang lapitan si Tomo, at purihin siya sa kanyang mga alindog. Hindi alam ni Tomo ang pagkakagusto ni Kosuke sa kanya, at tinatrato lang siya bilang kanyang kaibigan. Dahil si Kosuke ay isang sikat na gwapong lalaki sa paaralan, ang matalik na relasyon sa pagitan nila ni Tomo ay agad na umaakit sa atensyon ng dalawang babae, na humabol kay Kosuke. Dahil sa paninibugo kay Tomo, hiniling nila sa kanya na magkita pagkatapos ng klase, sa pagtatangkang babalaan siya na huwag lumapit kay Kosuke. Iniisip ni Tomo na sinusubukan nilang labanan siya, at masayang sumang-ayon. Pagkatapos ay upang ipakita ang kanyang kakayahan, casual niyang nilukot ang lata ng soda sa kanyang kamay, na iniwang tulala ang dalawang babae. Pagkatapos ng klase, ipinakita ni Tomo ang postura ng pakikipaglaban, at nagnanais na makipag-away sa kanila. Ang mga babae ay matagal nang natakot kay Tomo, at kinakabahang ipahayag ang kanilang pagmamahal kay Kosuke.
Inakala ni Tomo na ang mga babae ay lumapit lamang sa kanya upang talakayin ang mga paksa ng pag-ibig, at bilang pagkilala sa kanyang pagkababae, at masayang sumang-ayo na tulungan silang lapitan si Kosuke. Sa sandaling ito, ang pagiging kabayanihan ni Tomo ay lubos na umaakit sa mga babae. Hindi lang hindi na nila kinasusuklaman si Tomo, ngunit madalas silang nakakahanap ng mga pagkakataon upang lapitan siya. Tila unti-unting nalalantad ang alindog ni Tomo. Isang araw, sina Tomo at Junichiro ay nakasakay sa subway papunta sa paaralan, at si Tomo ay hinaras ng isang malibog na lalaki. Ayaw niyang makita ni Junichiro ang kanyang kahihiyan, at pilit itong tinitiis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Junichiro ang mga galaw ng malibog na lalaki. Pinasuko niya ang malibog na lalaki, at ipinadala siya sa istasyon ng pulisya. Naantig si Tomo sa mga kilos ni Junichiro, at ito ang unang pagkakataon na tretuhin siya bilang isang babae ni Junichiro. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tumigil na siya sa pagkaantig dahil kay Junichiro, na biglang nagmungkahi na magsuot siya ng mahabang pantalon sa hinaharap. Sa kadahilan ng hindi siya maganda sa palda. Galit na sinuntok ni Tomo si Junichiro, at pagkatapos ay nagreklamo kay Misuzu tungkol sa pagpuna ni Junichiro sa kanyang hitsura. Batay sa nangyari kay Tomo, matalas na sinabi ni Misuzu na nag-aalala si Junichiro na makakatagpo muli si Tomo ng mga malibog na lalaki sa hinaharap. Nang marinig ito, muling naantig si Tomo. Ibinaling ni Misuzu ang kanyang atensyon sa palda ni Tomo, at nalaman niyang nakasuot siya ng mahabang safety pants. Naniniwala siya na dapat haburin ni Tomo ang kanyang safety pants para mas maipakita ang kanyang pagkababae. Nahihiya si Tomo sa mungkahing ito, at nag-alinlangan ng mahabang panahon bago tanggapin ang mungkahi ni Misuzu. Pagkatapos ng klase, sabay na umuwi sina Tomo at Junichiro. Inaasahan ni Tomo na mapapansin ni Junichiro ang kanyang bagong hitsura, ngunit nalaman lamang na hindi siya tinitingnan ni Junichiro. Sa katunayan, si Junichiro ay matagal nang naiimpluwensyahan ng pananamit ni Tomo. Hindi siya nangahas na tumingin kay Tomo, at hindi rin pinapayagan ng iba na tumingin sa kanya, na puno ng puot sa lahat ng mga lalaki sa daan. Hindi namaalaya ni Junichiro na naging possessive na siya kay Tomo. Nang si Junichiro ay nagmamadaling umuwi upang mawala ang kaba na ito, isang bugso ng hangin ang sumabog sa damit ni Tomo, at siya ay agad na na-stimulate sa paningin, at nahimatay. Sa mga sumunod na araw, gusto ni Junichiro na tretuhin si Tomo bilang isang lalaki tulad ng dati, ngunit unti-unti niyang napagtanto na hindi na niya magagawa iyon. Si Tomo ay ganap na walang kamalayan sa mga iniisip ni Junichiro, at iniisip pa rin kung paano mapabuti ang kanyang pagkababae. Para magawa ito, hinanap niya si Carol, ang pinakasikat na babae sa kanyang klase, at humingi ng mga paraan para mapabuti ang kanyang kagandahan. Si Carol ay engaged na kay Kosuke mula pa noong siya ay bata, at noon pa man ay mahal na niya si Kosuke. Iniisip ni Tomo na sa pakikipagkaibigan nila ni Kosuke, madali para sa kanya na lapitan si Carol. Sa kanyang pagtataka, tinanggihan siya ni Carol ng husto. Sinabi ni Tomo kay Misuzu ang tungkol sa nangyari. Para sa kanya na may mga pagdududa, si Misuzu ay hindi kasing inosente ni Tomo, at agad na hinuhusgahan ni Carol na itinuring ni Carol si Tomo bilang isang karibal sa pag-ibig. Batay sa clue na ito, gumawa si Misuzu ng isang napakatalino na paraan upang malutas ang hindi pagkakaunawaan. Nahanap niya si Carol na nag-iisa, at itinuro na upang talunin ang kanyang karibal sa pag-ibig, si Tomo, dapat siyang maging mas malakas kaysa kay Tomo. Kaagad pagkatapos ay sinabi niya na, si Junichiro ay mahusay sa fitness at nagmumungkahi na hanapin ni Carol si Junichiro upang matuto ng fitness. Hindi malaman ni Carol kung paano haharapin si Tomo sa ngayon, at tiyak na kinukuha ang payo ni Misuzu. Dahil palaging masigasig si Junichiro, hindi nahihirapan si Carol na kumbansihin siya na turuan siya sa kanyang fitness. Pagkatapos nito, gumugugol sila ng maraming oras sa paggawa ng sports na magkasama araw-araw. Mabilis nitong nakuha ang atensyon ni Tomo. Galit na galit sa matalik na kilos na ginagawa nila sa panahon ng fitness, tinuruan ni Tomo si Junichiro ng isang mahirap na aral, at binalaan siya na panatilihin ang kanyang distansya mula sa mga babae. Hindi maintindihan ni Junichiro kung bakit nagagalit si Tomo, habang si Carol ay lubos na nakakaalam na ang taong gusto ni Tomo ay si Junichiro. Nakonsensya siya sa dati niyang pagkapuot kay Tomo, at nag-aalok siyang makipagkaibigan kay Tomo. Hindi masyadong umaasa si Carol sa kanyang mga proposal, dahil sa murang edad ay inaalis na siya ng mga babae dahil sa kanyang alindog, at walang gustong makipagkaibigan sa kanya, dagdag pa, minsan ay naging masungit siya kay Tomo. Sa pagtataka ni Carol, walang pakialam si Tomo sa dati nilang alitan, at masayang sumang-ayon. Sa sandaling ito, lubos na humanga si Carol sa alindog ni Tomo. Sa katunayan, may kaunting pangamba pa rin si Tomo sa pakikipagkaibigan kay Carol. Nag-aalala siya na magustuhan ni Junichiro si Carol, at nakahanap ng pagkakataong tanungin si Junichiro tungkol sa babaeng gusto niya. Gayunpaman, hindi sinasadyang isiniwalat ni Junichiro ang isang bagay na nakakagulat na minsan ay nakipag-date siya kay Misuzu.
Si Tomo, dahil sa lihim na crush niya kay Junichiro, ay natatakot na ilantad niya ang kanyang pagmamahal kay Junichiro kung tatanungin niya ito kung bakit niya ito itinatago, kaya hinanap niya si Misuzu upang magtanong tungkol sa katotohanan, at ang sagot ni Misuzu ay nagpagulat kay Tomo. Ang totoo ay tatlong araw lang magkarelasyon sina Junichiro at Misuzu. Noong si Junichiro ay nasa kanyang ikalawang taon sa junior high school, iminungkahi niya ang isang relasyon kay Misuzu. Sa oras na iyon, sinubukan ni Misuzu na makasama siya. Gayunpaman, sa kanilang unang date, isinama ni Junichiro si Misuzu upang sumakay ng mga bisikleta, at sumakay sila ng 2 oras na may layong 40 kilometro. Tiyak na hindi matatanggap ng mga normal na tao ang ganoong alternatibong paraan ng pakikipag-date, at gusto ni Misuzu na makipaghiwalay sa kanya kinabukasan, ngunit naunang iminungkahi ni Junichiro na makipaghiwalay, na nagpahiya kay Misuzu at pakiramdam na siya ay itinapon, at ito ay para din sa kadahilanang ito na sina Misuzu at Junichiro ay palaging nasa isang awkward na relasyon. Pagkatapos ng klase, muling tinanong ni Tomo si Junichiro, at tiniyak ni Junichiro na wala na siyang nararamdaman para kay Misuzu, at ngayon ay wala na siyang crush kahit kanino, na sa wakas ay gumaan ang loob ni Tomo. Matapos magselos si Tomo, hindi nagtagal ay ganoon din ang nararamdaman ni Junichiro. Natuklasan niya na may magandang relasyon sina Tomo at Kosuke, kaya sinimulan niyang abalahin si Kosuke, at bilang resulta, tinuruan siya ni Tomo ng leksyon. Nang wala sa paaralan si Junichiro, nakasalubong niya si Kosuke, na naghihintay din ng boss. Naniniwala ako na lahat ay may katulad na karanasan na makikita mo ang taong kinasusuklaman mo, o kinatatakutan mo kapag naghihintay ka ng sasakyan. Sa ngayon, nararanasan ni Kosuke ang parehong mood gaya mo noong panahong iyon, at pakiramdam niya ay hindi pala kaibigan si Junichiro sa kanya. Habang sumasakay sa bus, naalala ni Junichiro na binalaan siya ni Tomo na makipag-ayos kay Kosuke, kaya sinubukan niyang makipag-chat kay Kosuke sa mabait na paraan. Ang relasyon sa pagitan ni Kosuke at Junichiro ay bumuti ng husto, at nalaman ni Kosuke na ang junior na ito ay hindi gaanong nakakatakot. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagpatuloy si Misuzu sa paglalaro bilang love strategist ni Tomo, at iminungkahi niya na si Tomo ang magkusa na yayain si Junichiro na lumabas, bumili ng damit, at kumanta. Si Tomo ay sumunod sa payo ni Misuzu na yayain si Junichiro, na walang pag-aalinlangan na sumang-ayon, at ang umaasang mukha ni Junichiro ay nagmukhang isang tuta na handang lumabas. Pagkatapos ng klase, dinadala ni na Misuzu at Carol si Tomo para bumili ng mga damit para sa date, at sa tulong ng 2 taong alam ang fashion, nahanap ni Tomo ang pinakaangkop na estilo para sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, dumating ang araw para sa date. Nagbabago si Tomo mula sa isang kumpletong tomboy sa isang sunny at masayahing babae. Kahit na mukhang kalmado, talagang nabigla si Junichiro na tila may lindol na may magnitude 8 sa kanyang puso. Sa imbitasyon ni Tomo, pumunta si Junichiro sa KTV kasama niya, at sobrang kinakabahan si Tomo na matagal na niyang nakalimutan na sinabihan siya ni Misuzu at Carol na umupo sa tabi ni Junichiro. Kumanta muna si Tomo para mawala ang kahihiyan, pero sa kasamaang palad, bihira siyang kumanta, at ilang kanta lang ang alam niya. Sa kalaunan, kumakanta siya ng mga nursery rhymes sa loob ng 3 oras na mag-isa. Si Junichiro, na laging mahilig mang-asar kay Tomo, ay hindi karaniwang nagsasalita sa pagkakataong ito, hawak ang kanyang mobile phone para i-record ang mga sandaling kumakanta si Tomo. Ang date na ito ay isang malaking kabiguan para kay Tomo, na gustong gawing mas girly ang sarili, kaya sinimulan niyang maingat na obserbahan ang mga babaeng kaklase sa paligid niya. Ang mga batang babae ay madalas na naglalambing sa isa't isa upang maglaro. Masasabi ni Misuzu ang pinanabik ni Tomo, at hiniling niya kina Carol at Tomo na maglaro ng parehong laro. Nagulat si Tomo nang yakapin niya si Carol sa rooftop, at dahil sa malambot na balat at pabango ni Carol, sa wakas ay naunawaan ni Tomo na iba siya sa mga ordinaryong babae. Labis na nagalit si Tomo nang bumalik siya sa klase upang hanapin si Misuzu, at pakiramdam niya ay hindi siya isang kwalipikadong babae. Nang maglaon, sinubukan niyang yakapin ang iba pang mga babaeng kaklase, ngunit dahil madalas na yakapin ni Tomo ang ibang mga babae kamakailan, medyo nalungkot si Misuzu dahil sa pagiging alienate, at palagi niyang itinuturing ang kanyang sarili na pinakamalapit na babaeng kaibigan ni Tomo. Kaya hiniling ni Misuzu si Tomo sa rooftop, na overcome niya ang kanyang ugali na hindi gusto ang pisikal na pakikipag-ugnayan sa iba, at hinawakan siya ni Tomo, na ang sapat na katawan ay nagpaparamdam kay Misuzu na napaka-inferior. Bumalik sa normal ang relasyon ni na Misuzu at Tomo. Sinabihan niya si Tomo na maaari niyang yakapin si Junichiro para mapalalim ang kanilang relasyon. Sa udyok ni Misuzu, nagpasya si Tomo na humanap ng pagkakataong subukan ito, at pagkatapos ng klase, niyakap ni Tomo si Junichiro mula sa likuran, at agad na kumalas si Junichiro, na napaka-abnormal na kumilos. Binalaan niya si Tomo na huwag basta-basta yakapin ang iba sa hinaharap. Galit na galit si Tomo, dahil madalas siyang yakapin at hawakan ni Junichiro kapag nakikipagbiroan ito sa kanya. Sa huli, binugbog ni Tomo si Junichiro. Kahit weekend, hindi maiwasan ni Junichiro ang palaging mabugbog.
Pumupunta siya para gisingin si Tomo pero ayaw ni Tomo na biglang pumasok sa kwarto niya ang taong gusto niya, at makita ang pangit niyang mukha kapag natutulog, kaya binugbog niyang muli si Junichiro. Ganap na namana ni Tomo ang karahasan at magandang figure mula sa kanyang ina, si Akimi, na pinakaayaw na tawaging tiyahin, at iniisip niya na ang pagtawag sa kanyang tiyahin ay magpapatanda sa kanya. Ngunit nakalimutan ito ni Junichiro at tinawag ang kanyang tiyahin. Dahil dito, halos mapunit ang mukha niya kay Akimi. Si Akimi ay nagpapakita pa rin ng kanyang mabangis na bahagi sa almusal, at ang ama ni Tomo na si Goro, ay isang taong masigla sa labas, ngunit sa tuwing makakasalubong niya si Akimi, siya ay magiging sobrang mahiyain. Madalas na hindi umuwi si Goro dahil sa kahihiyan, at diretsyong nakatira sa karate school na kanyang pinapatakbo. Ang mag-asawang ito ay hindi nagkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan sa loob ng mahabang panahon, kaya labis na hindi nasisiyahan si Akimi. Pagkatapos ng almusal, sinundan ni Akimi sina Tomo at Junichiro sa karate school. Matapos niyang hawakan ng bahagya ang balikat ni Goro, ang matangkad na lalaking ito ay agad na nahihiya, at nahimatay. Si Tomo ay pribadong nakikipag-chat kay Junichiro tungkol sa kanyang opinyon sa kanyang mga magulang. Mahiyain si Goro kapag kaharap si Akimi, ngunit sa tuwing nasa panganib si Akimi, si Goro ang nagmamadaling protektahan siya. Alam ni Junichiro sa unang pagkakataon, na kung minsan ay posibleng magkaroon ng pagmamahal kung ang isang tao ay hindi magaling magpahayag ng emosyon. Pagkatapos bumalik sa paaralan, si Junichiro ay ngumiti ng madalas, at si Tomo ay ganap na hindi alam ang kanyang abnormalidad. Palaging komplikado ang pag-ibig. Isang araw, hiniling ni Carol si Masuzo at ang crush niyang si Kosuke sa rooftop. Sinadya niyang ipakita ang masalimuot na sitwasyon sa pagitan niya at ni Kosuke sa harap ni Masuzo, na nalaman na ang sitwasyon nila ay halos kapareho ng sa pagitan ni Tomo at Junichiro. Hindi itinuring ni Kosuke si Carol bilang opposite sex, ngunit isang kapatid na babae. Nang nakita niyang may dumi sa dibdib ni Carol, hindi man lang siya nahiya at diretsyong tinulungan itong punasan gamit ang kamay. Hindi rin alam ni Masuzo kung paano tutulungan si Carol. Samantala, ang dalawa pang taong nangangailangan ng tulong ay hinanap si Tomo. Inakala nila dati na may gusto si Tomo kay Kosuke, at naging kaibigan sila ni Tomo pagkatapos na malutas ang hindi pagkakaunawaan. Ang isa sa mga babae, si Ogawa, ay nagpunta sa isang sosyal na kaganapan kamakailan lamang, at pinabura ng isang hooligan mula sa isang senior grade, na may isang grupo ng masasamang estudyante sa paligid niya. Ang mga masasamang estudyanteng ito ay kadalasang naglalaro sa damdamin ng mga babae, at si Ogawa ay natatakot sa paghihiganti kung tatanggihan niya ang pag-amin ng senior. Hindi man magaling umibig, si Tomo ay ganap na makapangyarihan sa pakikipaglaban. Kaya tinulungan niya si Ogawa na tanggihan ang hooligan, na ikinagalit niya. Sabi ng hooligan, tiyak na darating siya para maghiganti kasama ang mga tropa, ngunit sinipa lang ni Tomo sa pader. Kahit si Hawk ay hindi makakayanan ang lakas ng sipa na ito. Sinabi ni Tomo sa dalawang babae na siya ang may gawa nito, kaya kung maghiganti ang hooligan sa hinaharap, tiyak na hahanapin muna siya nito. Tama ang hula ni Tomo. Ang hooligan ay agad na nagtipo ng isang grupo ng mga mag-aaral pagkatapos ng paaralan na naglalayong labanan si Tomo. Nagkataon namang dumaan si Junichiro at narinig niya ang kanilang sinasabi. Simula pagkabata nila ni Tomo ay nagpractice na sila ng karate kasama si Goro, kaya kasing galing niya si Tomo sa pakikipaglaban. Para kay Tomo, agad niyang nilalabanan ang limang masasamang estudyante. Matapos maturuan ng leksyon ang limang masasamang estudyante, masunurin silang pumunta para humingi ng tawad kay Tomo, na tuwang-tuwang tumulong kay Ogawa na malutas ang isang malaking problema. Napansin ni Tomo ang pinsala sa mukha ni Junichiro nang sabay silang umuwi, at nagsinungaling si Junichiro na aksidenteng nahulog siya habang naglalakad. Tahimik na pinoprotektahan ng lalaking ito si Tomo tulad ng pagprotekta ni Goro kay Akimi. Nang maglaon, inanyayahan ni Junichiro si Tomo sa kanyang bahay para sa gabi, at maglaro, ngunit wala silang nararamdamang mali, at madalas silang pumunta sa bahay ng isa't isa upang magpalipas ng gabi noong bata pa sila. Matapos humiwalay kay Junichiro, sa wakas ay napagtanto ni Tomo ang isang bagay na mali. Siya at si Junichiro ay pareho ng dalaga at binata, kaya walang makakagarantiya na hindi sila magkakaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan kung matutulog sila sa isang silid. Nais ni Tomo na makahanap ng isang random na dahilan upang tanggihan ito, habang sina Masuzo at Carol ay hindi sasayangin ang pagkakataong ito upang mapabuti ang relasyon sa pagitan ni Tomo at Junichiro, at pinilit nila si Tomo na pumunta sa bahay ni Junichiro para sa gabi. Nagpa siya si Tomo na sabihin sa kanyang ina at ama, na magpapalipas siya ng gabi sa bahay ng iba, umaasang mag-aalala ang kanyang mga magulang sa kanya at hindi siya pakakawalan. Gayunpaman, ang ina ni Tomo na si Akimi, ay talagang inaabangan ang kwento ng kanyang anak na babae kay Junichiro, at nagsimula pa ngang isipin ang pangalan para sa kanyang apo, na hindi pa ipinapanganak. Ang ama ni Tomo na si Goro ay mukhang napakahigpit, ngunit tulad ni Akimi, siya ay lubos na hindi nag-aalala tungkol sa kanyang anak na babae na nagpapalipas ng gabi sa bahay ng iba.
Dumating si Tomo sa bahay ni Junichiro na kinakabahan, sakto lang na bumiyahe ang mga magulang ni Junichiro. Hindi iniisip ni Junichiro na may problema ang kanyang mga magulang na wala sa bahay, ngunit si Tomo ay palaging may crush kay Junichiro, at hindi niya maiwasang iugnay ito sa mga kwento sa mga nobelang pang-adult. Habang kumakain, niyaya ni Junichiro si Tomo na maligo sa malaking bathtub. Nang marinig ni Tomo na kakatapos lang maligo ni Junichiro, naisip niya kaagad na wala itong suot na damit. Natatakot din siya na ang amoy ni Junichiro sa bathtub ay magpapantasya muli sa kanya, kaya pinili niyang maligo ng nakatayo, at halos hindi niya mapigil ang ipasok ang kanyang mukha sa bathtub habang naliligo. Si Junichiro ay nakakaranas ng parehong mood. Patuloy niyang sinasampal ang kanyang mukha upang pigilan ang kanyang sarili sa pagpapantasya tungkol sa eksena sa banyo, at nang lumabas si Tomo sa shower, namamaga ang mukha ni Junichiro. Gayunpaman, ang awkwardness sa pagitan nila ay malapit ng itaboy ng mga laro. Tila bumalik sina Tomo at Junichiro sa kanilang pagkabata, at sila ay sumabog sa isang malakas na pakiramdam ng pagiging mapagkompetensya. Maya-maya, 10 o'clock na. Inaantok, kailangan nilang ibaba ang mga controller, at magpahinga ng maaga. Natutulog si Tomo sa higaan ni Junichiro, at ang amoy ng lalaki ay patuloy na pumapasok sa kanyang ilong, dahilan para kay Tomo, na kanina lang ay antok na antok pa ay biglang nagising. Si Junichiro ay nakatulog sa sahig. Dati, si Tomo ay hindi nangahas na tumingin sa kanya ng derecho, at ngayon ay maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para obserbahan ng malapitan si Junichiro. Sa isang iglap, naging interesado siya sa palihim na panunukso sa kanya, ngunit nahuli siya ng kalahating tulog na si Junichiro, at ang dalawang tao ay kumapit sa isa't isa. Si Tomo, na hindi naglakas loob na gisingin si Junichiro, ay maaari lamang hayaan siyang hawakan siya, at magpalipas sila ng gabi sa matalik na poster na ito. Simula noong gabing ito, bumuti ang relasyon ng dalawa. Sa kaarawan ni Tomo, binigyan siya ni Junichiro ng isang pares ng sunglasses, at napakasaya ni Tomo. Siya ay mas matanda kina Junichiro at Misuzu, at tuwing kaarawan, hinihiling niya sa kanyang mga kaibigan na tawagin siyang kanilang nakatatandang kapatid na babae. Si Misuzu at Carol ay nagbibigay din ng mga regalo kay Tomo pagkatapos ni Junichiro. Gusto ni Misuzu na pagbutihin ni Tomo ang kanyang mga marka, at binibigyan siya ng mga reference na libro. Napakayaman ng pamilya ni Carol, at direktang binibigyan niya si Tomo ng isang malaking ginto, na nagkakahalaga ng isang bahay. Si Tomo, na hindi naglakas loob na tanggapin ito, ay mabilis na tumanggi sa kabaitan ni Carol. Sumang-ayon ang tatlong babae na magdaos ng birthday party para kay Tomo sa katapusan ng linggo. At noong Sabado, binigyan ni Misuzu at Carol ng surprise gift si Tomo, ito ay ang pagpapalit ng outfit ni Tomo, para lalo pang mapaganda ng busty girl na ito ang kanyang feminine charm. Matagal nang abala si Misuzu at Carol sa paggawa nito, matagumpay na ginawang ibang style si Tomo. Hindi sila naglalagay ng mabigat na make-up sa mukha ni Tomo, pangunahin sa pagpapalit ng damit para kay Tomo, at paglalagay ng mahabang wig para sa kanya. Partikular na inutusan ni Misuzu si Tomo na magsalita ng tahimik at malumanay hanggat maaari mula ngayon. Kaagad pagkatapos, hiniling ni Misuzu kay Tomo na bumili ng mga bagay. Hindi lang siya naglalaro, ngunit umaasa na si Tomo ay unti-unting umaangkop sa pagiging mas pambabae sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Dumating si Tomo sa convenience store na may pulang mukha, at ang mga lalaki ay naaakit sa kanyang alindog. Akala ni Tomo na lahat ay naiinis sa kanyang pananamit, at ang mas awkwardly, nakita ni Tomo si Junichiro sa tindahan. Tumakas siya pagkatapos niyang mamili, ngunit dahil hindi siya sanay na magsuot ng matataas na takong, nadapa siya sa kalsada, at tinulungan siya ni Junichiro nang dumaan siya sa pag-aakalang ang babaeng nasa harapan niya ay kamukha lang ni Tomo. Saglit na naglalakad ang dalawa, at mas matangkad si Tomo kaysa karaniwan dahil sa suot nitong high heels na lalong hindi namalayan ni Junichiro na si Tomo pala ang dalaga. Kinakabahan din si Tomo kaya hindi siya nagkusang magpakilala. Sa panahon ng pakikipag-chat, si Tomo ay labis na pinuri ni Junichiro na bihirang purihin ang mga tao, ngunit sa pagkakataong ito, pinupuri niya ang dalagang kasama niya sa paglalakad dahil sa magandang pananamit. Habang dumadaan sila sa soccer field sa tabi ng ilog, nakita nila ang isang grupo ng mga bata na naglalaro ng football, kabilang ang isang batang lalaki na may magandang relasyon sa batang babae. Ipinaalala nito kay Junichiro ang kanyang sarili at si Tomo noong mga bata pa sila. Hindi nakakaramdam ng pressure si Junichiro kapag nakikisama sa mga estranghero, at nagkusa siyang banggitin ang kakaibang relasyon sa pagitan niya at ng isang babae, na sinasabi na hindi pa niya naiisip kung gusto niyang maging kaibigan o manliligaw sa kanya. Alam ni Tomo na siya ang kaibigan ni Junichiro na binanggit nito, at pumukaw ito ng halo-halong damdamin sa kanyang puso. Matapos humiwalay kay Junichiro, bumalik si Tomo sa bahay ni Misuzu. Nang mabalitaan ni Misuzu na nagkataon na nakita ni Tomo si Junichiro, ikinalungkot niya ang kapalaran sa pagitan nila, habang nagmumungkahi na tulungan si Tomo na maglagay ng cute na make-up sa susunod upang maakit si Junichiro. Para kay Tomo, ito ay ang pinakakomportable na maging ang kanyang tunay na sarili.
Siya ay masayahin sa kanyang pang-araw-araw na buhay na halos kapareho ng isang lalaki, at walang sino man sa grupo ng mga babae ang makakalaban sa kanya sa kompetisyon ng dodgeball na inorganisa ng paaralan, kaya si Tomo ay na-assign sa grupo ng mga lalaki. Sa araw ng laro, nakita ng koponan nina Tomo at Junichiro ang senior na dalawang beses nilang binugbog, at ang senior ay labis na natakot na makita sila kung kaya't siya ay sumuko sa laro. Kaagad pagkatapos nilang makita ang kanilang kakilala na si Kosuke, na alam ang lakas ni Tomo, at basta na lang sumuko sa mga counterattacks. Matapos magsimula ang kompetisyon, mabilis na na-out si Kosuke. Sa finals, haharapin nina Tomo at Junichiro ang isang malakas na kalaban, si Goma, na mula grade 3 sa high school, at kasing lakas ni Goro. Siya ay mas malakas kaysa sa kanyang mga kapantay, inaalis ang ilang mga kalaban habang nagsisimula ang kompetisyon. Upang maprotektahan si Tomo, si Junichiro ay tinamaan ni Goma. Kung tutuusin, simpleng tinamaan lang siya ng bola at na-out na, pero parang tinamaan siya ng bala, at nag-alay ng buhay. Binigay ni Tomo ang kanyang pinakamalakas na strike upang ipaghiganti si Junichiro, at sa wakas ay nabaligtad ang laban at inalis si Goma sa pakikipagtulungan ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Inakbayan ni Junichiro si Tomo nang tanggapin nila ang award, at na-enjoy nila ang intimate moment, lalo na si Tomo na pribado na nagsabi kay Misuzu na mas maganda kung siya ay maging magkasintahan at maging mabuting kaibigan kay Junichiro. Si Junichiro ay may mas komplikadong damdamin para kay Tomo. Lumipat siya upang maging kapitbahay ni Tomo maraming taon na ang nakalilipas. Masayahin ang personalidad ni Tomo, at mabilis na naging magkaibigan ang dalawa. Umanga rin si Junichiro sa mga magulang ni Tomo, parehong malakas, pero hindi man lang mabangis ngunit sobrang pala kaibigan. Nang maglaon, ipinakilala ni Tomo si Misuzu kay Junichiro, at bagamat ang bagong kaibigang ito ay laging nakikipagtalo sa kanya, maiiwasan ni Junichiro na magkaroon ng mga kaibigan at maglaro ng mag-isa. Ang relasyon ng tatlo ay patuloy na bumuti. Ngunit sa mahigpit na pananalita, si Tomo ang nagsisilbing tagapamagitan, at kung wala siya upang magkasundo, marahil ay hindi naging magkaibigan sina Misuzu at Junichiro, kahit na magkakilala sila. Isang araw, ang game console ni Junichiro ay inagaw ng ibang mga bata. Agad siyang tinulungan ni Tomo na lumaban, at ibalik ang game console. Dahil dito, naantig si Junichiro, ngunit medyo nawasak din ang kanyang pride, kaya ipinahiram niya ang game console kay Tomo, nangako na ibabalik ito kung mas malakas siya kaysa kay Tomo balang araw. Mula noon, naging estudyante ni Goro si Junichiro, at nagsimula sa mahabang paglalakbay ng pag-aaral. Sina Junichiro at Tomo ang nakababatang Akimi at Goro. Wala sa kanila ang magaling mag-express, at pareho silang malakas ang pectorals. Sa panahon ng bakasyon sa tag-araw, ang mga bida ay pumupunta sa dalampasigan upang maglaro, at nang makita ni Junichiro ang sapat na katawan ni Tomo, hindi niya namamalayan na isinizip niya ito upang protektahan siya, na halos masuffocate siya. Dahil sa sapat na katawan ni Tomo at Carol, si Junichiro, natatakot na mawala ng kontrol na gumawa ng isang bagay, maaari lamang lumayo sa kanila, at manatili kay Misuzu, na hindi busty. Si Tomo, gayunpaman ay tumanggi na palayain si Junichiro, dinala siya upang maglaro sa dagat. Pagkaraan, hindi sinasadyang ipinatong ni Carol ang kanyang katawan sa braso ni Junichiro, na naging sanhi ng sobrang inggit ni Tomo. Nang maglaon, nalaman ni Carol mula kay Misuzu na gusto ni Junichiro ang mga babaeng may magandang hugis. Sa katunayan, karamihan sa mga lalaki ay katulad ni Junichiro, tulad ng kakaibang batang lalaki na nagkukusa na sunduin si Tomo. Napakatuso ng lalaki, na sadyang inilagay ang kamay sa dibdib ni Tomo, at sinubukang dalhin si Tomo sa lugar na walang tao, at agad siyang pinigilan ni Junichiro. Hindi lamang si Tomo ang nasa panganib, ngunit si Carol ay napapaligiran din ng isang grupo ng mga lalaki dahil sa kanyang magandang figure, at agad na sumugod si Junichiro upang iligtas siya. Ang mga babae na masyadong maganda ay palaging hinaharas, at direktang inalis ni Junichiro si Tomo mula sa karamihan. Pagkatapos nito, naaakit siya kay Tomo nang nakita niya itong kumakain ng ice cream, at nang tumakbo si Tomo sa beach habang hawak ang kamay ni Junichiro, mahina si Junichiro na parang may sakit. Sa daan pabalik, si Junichiro ay naglagay ng seryosong tingin sa kanyang mukha. Tahimik na napansin ni Misuzu ang mga pagbabago sa kanya, at mayroon siyang malakas na premonition na pagkatapos makita ni Junichiro ang sapat na katawan ni Tomo, hindi na niya ito maaaring ituring bilang isang kapatid. Sa lalong madaling panahon, isang bagong semestre ang magsisimula, at ang masasamang estudyante na dati ng binugbog ni na Tomo at Junichiro ay nagnanais na kidnapin si Misuzu bilang pagganti. Nakita ito ni Carol habang dumadaan, at ginamit niya ang electric shock device na dala niya para iligtas si Misuzu. Nang tatakas na sila, natapakan ni Carol ang mga putik at nahuhulog, na naglalagay ng foreshadowing para sa hindi pagkakaunawaan na kasunod nito. Nagtago sina Misuzu at Carol sa isang abandonadong pabrika sa malapit. Tinawagan nila sina Junichiro at Tomo para humingi ng tulong, at narinig ni Kosuke ang pag-uusap. Nang dumating siya sa pabrika upang iligtas si Carol, naabutan niya si Carol na nagpapalit ng maruruming damit na nabasa ng putik.
Inakala ni Kosuke na ang mga masasamang estudyante ay mga bastos, at gumawa ng masama kay Carol, agad na nagtungo upang ipagiganti si Carol. Sa puntong ito, ang mga masasamang estudyante ay binugbog na nina Junichiro at Tomo. Hinabol ni Carol si Kosuke para sabihin sa kanya ang totoo, at natutuwa siyang maalagaan siya ng husto. Pagkatapos ng insidenteng ito, pumunta si Kosuke sa dojo na pinapatakbo ni Goro. Noon pa man ay may crush si Kosuke kay Carol, at determinado siyang palakasin ang sarili, para maprotektahan ang babaeng gusto niya. Inayos ni Goro na magsanay sina Junichiro at Kosuke, at aksidenteng napawalan siya ng malay ni Junichiro. Nang magising si Kosuke, inaalagaan siya ni Tomo. Sa panahon ng pakikipagchat, ipinakita ni Kosuke ang kanyang crush kay Carol, at ang bata ay naging mas kumpiyansa sa paghihikayat ni Tomo. Naging malapit sina Kosuke at Tomo na naging dahilan ng sobrang inggit ni Carol. Sinadya niyang papuntahin si Junichiro sa kanyang bahay at hinahalikan siya, sinusubukang pagselosin si Kosuke, ngunit tinakot niya si Junichiro, na tumakbo ng napakabilis na kahit si Flash ay aaminin ang pagkatalo kapag nakita niya ito. Nang maglaon, sinabi ni Carol kay Misuzu ang tungkol sa kanyang plano. Nang makita ang madilim na bahagi ni Carol, medyo nag-iingat si Misuzu, at gusto lang niyang pagsamahin sina Carol at Kosuke sa lalong madaling panahon upang maiwasang maapektuhan ang relasyon nina Junichiro at Tomo. Kaya't pinalabas ni Misuzu si Kosuke, at gumawa sila ng plano sa pakikipaglaban sa pag-ibig pagkatapos ng talakayan. Sinadya ni Misuzu na magsinungaling kay Carol na tinatrato lang siya ni Kosuke bilang isang kapatid, umaasa na pupunta si Carol kay Kosuke upang ihayag ang kanyang nararamdaman, upang mailigtas ang relasyon, ngunit si Carol ay labis na malungkot at tumakbong pauwi na luhaan. Nang malaman ito, nagmamadali si Kosuke para aliwin si Carol para sabihin sa kanya ang totoo. Sa plano ni Misuzu, sa wakas ay ipinagtapat ng dalawa ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Nang maghalika na sila, biglang sumulpot ang nanay ni Carol at sinabotahe ang romansa. Sa palagay ko, ang taga-sulat ng senaryo ay hindi kailanman nagpapakita sa atin ng anumang mga halik, maliban kung ito ay sa pagitan ng dalawang babae. Pagkatapos ng insidenteng ito, hinalikan ni Carol si Misuzu upang pasalamatan siya sa kanyang tulong. Ang kapayapaan ay hindi nagtatagal sa paaralan, na pagkatapos ay sinisira ng mga hormone ng mga estudyante. Isang araw, isang marathon ang ginanap sa paaralan, at si Tomo ay nahulog habang siya ay tumatakbo. Nang suriin siya ni Junichiro, nalaman niyang nilalagnat siya. Sa ilalim ng pagtatanong ni Junichiro, sinabi ni Tomo ang totoo. Siya ay sabik na manalo, at tumatakbo tuwing gabi. Kagabi, sa sobrang pagod ay natulog siya sa banyo magdamag. Sa kabutihang palad, agad na pinagamot ni Junichiro si Tomo, at sa wakas ay hindi na lumala ang mga bagay. Bilang kapalit, binigyan ni Tomo si Junichiro ng relo sa kanyang kaarawan, na binili niya gamit ang perang kinita niya sa pagtatrabaho ng part-time sa holiday, dahil gusto niyang isusuot nila ang mga relo ng magkopo. Gayunpaman, hindi alam ni Junichiro ang intensyon ni Tomo, at tinanong ni Tomo si Misuzu kung paano siya ituturing ni Junichiro na parang isang babae. Sinabi ni Misuzu kay Tomo na maaari niyang hayaan si Junichiro na hawakan ang kanyang dibdib, at si Tomo, na konserbatibo, ay tinanggihan ang ideya ni Misuzu. Kaya binago ni Misuzu ang kanyang plano. Sinadya niyang itulak si Junichiro pababa ng hagdan habang maagang naghihintay si Tomo sa ibaba ng hagdan para mahuli si Junichiro, para magkayakap ang dalawa. Ang espesyal na ugnayan ay tiyak na gagawin ni Junichiro na tretuhin si Tomo bilang isang babae. Gayunpaman, sa kanyang liksi, iniiwasan ni Junichiro na tamaan si Tomo, at hindi niya sinasadyang nahawakan ang dibdib ni Carol habang siya ay dumadaan. Dahil dito, muntik nang mapatay ni Tomo si Junichiro dahil sa selos. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagudyok sila sa kaganapan ng anibersaryo ng paaralan, kung saan gumaganap si Tomo bilang prinsipe sa Cinderella. Dahil sa kanyang sapat na katawan, napunit ang kanyang mga damit, na ikinagulat ng lahat ng mga lalaki sa lugar. Hindi nagtagal, ang rehearsal na ito ay dumating ang oras ng opisyal na pagtatanghal, at ang prinsipe na ginampanan ni Tomo ay napakapopular. Si Misuzu ang gumanap bilang Cinderella. Nang nagpe-perform sila, biglang napagtanto ni Misuzu na hindi kailangang magbago si Tomo sa isang cute na magiliw na babae. Sa kanyang boyish at cheerful na personality, siya ay sobrang attractive, at naa-attract pa rin si Junichiro kay Tomo. Pagkatapos ng kaganapan sa anibersaryo ng paaralan, hiniling niya si Tomo sa rooftop, at nagtapat sa kanya. Kinakabahan si Tomo na tumakas pabalik sa silid-aralan ng walang tugon na parang duwag nang nahaharap sa pag-ibig. Hindi matiis ni Misuzu na makitang nag-aalangan si Tomo, at napaiyak siya sa pag-aakalang siya ang naglihis kay Tomo, at naging dahilan upang hindi gaanong maging kumpiyansa si Tomo. Hanggat pinapanatili ni Tomo ang kanyang orihinal na personalidad, siya ay kaakit-akit. Matapos ang isang maikling pagkabigla, sumigla si Tomo at hinanap si Junichiro na tanggapin ang kanyang pagtatapat ng pag-ibig. Pagkatapos ng 12 episodes, sa wakas ay ipinakita sa atin ng screenwriter ang mainit at matatamis na plot bago ang pagtatapos.
Sa Pasko, inanyayahan ni Tomo si Junichiro na manood ng isang romance movie. Sinabi ni Misuzu na may mga kissing scene sa pelikula na maaaring magsulong ng unang halik sa pagitan ni Tomo at Junichiro. Sa panahon ng pelikula, nalaman ni Tomo na mayroon ding mga adults-only plots kaya siya ay nahihiya. Kasabay nito, nakita niyang seryoso itong pinagmamasdan ni Junichiro. Nahulaan ni Tomo na pinigilan ni Junichiro ang kanyang pagnanasa dahil siya ay walang kasintahan sa loob ng maraming taon at labis na nababagabag, kaya pumunta siya sa kanyang bahay sa gabi na nag-aalok na halikan siya. Para mapanatili ang kanyang katinoan, sinuntok ni Junichiro ang kanyang sarili. Hindi pa siya nagkaroon ng intimate interaction kay Tomo dahil hindi naman sila opisyal na magkarelasyon. Nang marinig ito, galit na galit si Tomo. Sa tingin niya ay nagkaroon na sila ng relasyon dahil tumugon siya sa pag-amin ni Junichiro noong nakaraan. Tinanong niya ito at sa wakas ay nalaman niya na ang kanyang ama ay lubos na hindi sumasang-ayon sa kanilang relasyon, maliban kung matatalo siya ni Junichiro. Agad na umuwi si Tomo upang makipagtalo kay Goro, na natatakot na hindi pahalagahan ni Junichiro si Tomo, kaya nagtakda siya ng isang pagsubok, ngunit hindi naiintindihan ni Tomo ang intensyon ng kanyang ama. Sa kabutihang palad, sa pagtatapos ng kwento, sa wakas ay nagising si Junichiro at nakakuha siya ng lakas ng loob na hamunin si Goro. Dumating din si Tomo upang mag-cheer kay Junichiro, at si Goro, nang makita ang katapangan ni Junichiro, ay sadyang nagpakita ng mga kahinaan at natalo sa laban na nagsusulong ng relasyon sa pagitan ni Junichiro at Tomo. Pagkatapos ng laban, agad na ipinagtapat ni Junichiro ang kanyang pagmamahal kay Tomo, na tumugon dito ng isang magiliw na halik. Mukhang matagal nang pinigilan ng dalawa ang kanilang pagnanasa, at kailangan na itong bitawan. Sa pagdadalaga o pagbibinata, ang pag-ibig ay maaaring maging kasiya-siya o malungkot. Gusto mo man o hindi ang pagtatapos ng anime na ito, magkakaroon ng mas maraming bagong mahusay na anime sa susunod, kabilang ang ilang romance anime tulad ng Tomo-chan is a Girl, at ilang mainit na anime tulad ng Transmigration, at Harem Anime. Kung gusto mong makita ang recap ng pinakabagong anime sa susunod, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.